Lahat ng tao gustong maging healthy, pero sa sobrang busy po ng lifestyle sa panahong ito, mas pinipili natin bumili ng mga mabilisang pagkain sa mga drive-thru, sa mga restaurants, or magpa-deliver mula sa mga online shops ng mga pagkain. Pero alam naman natin na karamihan sa mga binibenta roon ay unhealthy foods. Pero mas pinipili natin kasi convenience nga po yung ating gusto. Pero ang sobrang pagkain po ng processed food or fast food ay nakakasama sa iyong puso at nagdudulot pa po ng iba pang karamdaman. Kaya sa susunod na pumunta po kayo sa grocery store, dapat alam niyo po yung mga masasamang pagkain para sa puso para maiwasan po ninyo itong pagkain. So ituturo ko po ngayon ay tungkol sa limang uri ng pagkain na nakakasama sa ating mga puso. Number 1, fast food. Ang fast food po ay ang mga uri ng pagkain na mabilisan at madaling ihanda na ay kadalasang ibinibenta sa mga fast food chains, sa mga restaurants, mga snack bars, na kaya nga sinabing fast food, mabilis na pagkain na pwedeng i-take out mula sa mga drive-thru. Ang examples po nito ay ang fried chicken, pizza, burger, french fries, spaghetti. Yes, masarap at convenient na kainin ang mga fast food na ito, pero ang sobrang pagkain nito ay nagdudulot ng masasamang epekto sa ating pong puso. Bakit? Dahil ang fast food po ay may mataas na content ng saturated fats, minsan trans fat, na napakasama sa ating pong puso. Kung kakain po tayo ng napakaraming amount po ng saturated at trans fat, ay nakakasama po sa ating ugat dahil maaaring magbara ang mga ito sa ating pong ugat na nagiging sanhi ng heart attack, stroke, coronary artery disease at iba't iba pang sakit sa puso. Number 2, processed meat. Ang processed meat ay kahit anong meat, meat man yan ng isda, ng chicken, ng karne, ng baboy or beef, kahit anong uri po ng meat yan na binago po yung lasa, binago po yung pagkaka-prepare para ma-extend po yung shelf life niya. Yan po yung tinatawag na processed meat. Karamihan po dito ay nilalagyan ng maraming amount ng asin or pinapausukan at iba pa para tumagal. Examples po ng processed meat, yun yung hotdog, ham, sausage, bacon, kapa at marami pang iba. Ang mga ito, ang katulad ng bacon, sausage ay iba pang sources po ng saturated fats na nakakasama sa ating puso. Nagtataglay din ito ng mataas, sabi ko nga kanina, ng mataas na content ng sodium. Ito po yung asin. Ang asin ay nagdudulot po ng hypertension or high blood. At yung high blood ay isang silent heart killer. Pero kung hindi talaga po natin maiiwasan yung pagkain ng processed food, pwede naman po, pero limited lang. Ang recommendation po ay huwag tayong kakain ng more than 2 servings per week. Hanggang 2 servings lang po sa isang linggo. 2 beses lang po. Sa isang serving ay equivalent po ng 3 ounces of meat. Number 3, yun po yung fried food. So, anything na prinito or pinakuluan sa mantika, yun po yung anything na fried food. Ang fried food po ay dapat po natin iwasan dahil karamihan po dito ay may mataas na amount po ng trans fat or saturated fat na nakakasama po sa atin po puso. At alam niyo po ba na lumalabas yung fats or fat content ng mga pritong pagkain tuwing piniprito? Pero alam naman natin, lahat ng halos karamihan sa mga pagkain natin, piniprito, ginigisa. Pero kung hindi po may iwasan ng pagprito or paggisa, gumamit na lamang po tayo ng coconut oil or olive oil kesa naman dun sa standard po na vegetable oil. Number 4 po ay highly refined or processed carbohydrates. Ang example po nito ay ang white flour, white bread, pastries, white rice, snacks, pasta, sweetened cereals. So kailangan natin iwasan ang mga highly refined or processed carbohydrates. Dahil tuwing pinoprocess po ang mga ito ay nawawala yung fiber, minerals, at phytocontent na taglay-taglay po ng mga ito. At tuwing pinoprocess po ang mga carbohydrates na ito,
kadalasan dinadagdagan po nila yung nadagdagan po nila ng mga unhealthy ingredients ang mga ito, tulad po ng trans fat, ng sugar na marami, at ng sodium or asin. Ano ba yung kabaligtaran po ng processed at highly refined carbohydrates? Ito naman po yung mga whole grains na maganda sa puso. Mga brown rice, mga brown bread or cereals, whole bread, mga ganyan. Yun po yung maganda sa ating puso. Huwag po yung mga highly refined. Tignan nyo po yung packaging ng mga binibili natin. Kunwari, ang sandwich bread, white bread, pag ganyan, highly refined po yan. Pagka brown bread or brown rice, maganda po. Yan naman po yung whole grains na tinatawag na maganda sa ating puso. Pero kung di po natin maiiwasang kumain ng mga highly refined carbohydrates, syempre karamihan mo po ngayon sa mga grocery, karamihan po talaga mga highly refined or processed carbohydrates na yung makikita natin. Pwede naman po tayong kumain, wag lang labis-labis. Pwede tayong kumain ng mga maximum of 7 servings per week. So once a day lang, wag na yung halos umaga, tanghali, gabi, puro refined carbohydrates yung kinakain natin. So maging conscious po tayo sa ating lifestyle para maging healthy po, lalong-lalo na yung may mga sakit sa puso. Panglima po na pagkain na masama sa ating puso ay mga candies at mga baked goods. Candy, katulad ng mga candies, lollipops, lahat ng uri ng sweets, at mga halo-halo, yung mga puro matatamis, mga cakes, mga na-bake na pagkain, yung masama sa ating puso. Bakit naman po nakakasama yung sobrang tamis pag may sakit sa puso? Kasi po, ang sobrang matatamis sa pagkain ay nakakapagdulot. Maaaring magdulot po ng high blood or mataas na BP at mga pamamaga sa katawan. Paano kung namamaga na rin po yung ating daanan ng dugo, yung mga ugat natin? Nakakasama rin po yan dahil maaaring bumara po yung ating mga ugat dahil sa matataas na sugar content na kinakain natin. Kung di may iwasan, syempre, temptation naman. Kung di may iwasan kumain po ng matatamis na pagkain, ay pwede naman. Huwag lang lalagpas sa 7 servings sa isang linggo. Ang equivalent po ng isang serving ay isang 8 ounce po ng matatamis na pagkain. So, sundin lamang po natin ito sa ikabubuti ng ating pong puso. Sasabihin ng iba na mahilig dito, ano na lang kakainin ko, ano na lang, huwag na lang tayong kumain. Hindi, joke lang. So, kung meron kang sakit sa puso, mas maganda na lang na kumain tayo ng maraming prutas at gulay. Or kumain tayo ng mga pagkain na galing sa halaman, mga plant-based food. Kaysa naman sa mga animal-based food, mga karne ng manok, ng baboy, ng beef, konti lang. Pero damihan po natin yung pagkain na galing sa halaman para maging healthy yung ating puso. Okay? Kailangan natin kumain ng healthy at iwasan yung mga nabanggit ko. Ano-ano nga po ulit yun? Fast food, processed meat, fried food, processed carbohydrates, candy at baked goods. Ngayon, para matandaan nyo po ito, pwede nyo po ilista sa isang papel, ilagay nyo sa mga lugar na madali nyo nakikita para maiiwasan nyo, lagyan nyo ng X. Para lagi nyo mo reminder ito, para maging healthy po tayo, iwasan po natin ito at dun lang po tayo kumain ng mga healthy foods. Okay? Iwasan po natin ng mga bawal na pagkain at para maging healthy at maging long life po tayo. Mas maganda kung pumaba yung ating buhay na malusog kaysa tayo naman ay inaalipin ng karamdaman. So, kung at the moment, sa kasalukuyan, meron po tayong lahi sa ating pamilya na sakit sa puso, mas maganda maaga pa lang, lagi na magpa-check up na tayo sa doktor at pa-check natin yung ating cholesterol, yung triglyceride, o magpa-ECG po tayo para malaman natin kung risky ba talaga tayo. Kung meron ba tayong dapat baguhin, or kung obese tayo, kailangan natin magpababa ng timbang, or kung mas yung BMI natin, napakataas yung weight po natin, gumawa po tayo ng paraan para maging normal. Mag-exercise, uminom ng maraming tubig, at kumain ng mga healthy foods.
So, yun lang po ang aking may babahagi. This is Liz Nurse Organist ulit. Salamat po sa panonood. Till next time. At sana po huwag niyang kalimutan i-subscribe ang aking channel, i-like, mag-comment down below sa mga gusto pa po ninyong mga topic na tatalakay. Maraming salamat po.